to their fathers to keep them. Only be thou strong and very courageous, that they may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt meet thy way prosperous, then thou shalt have good success. Ito na lang tayo, sabay-sabay, ready, go. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Okay, sa 15, sorry. May sabay, ready, go. Until the Lord have given your brethren rest, as he hath given you, and they also have possessed the land which the Lord your God giveth them, then ye shall return unto the land of your possession and enjoy it, which Moses, the Lord's servant, gave you on this side Jordan toward the sun rising. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po'y pala sa amin. Maintindihan namin kung paano mag-enjoy. Magpasalamat kami, Lord, sa mga bagay. But kami po na responsible. Fellowship kami. But ano po yung kahinauhan pa rin at kaayusan, Panginoon. So I pray na kayo po magturo sa amin paano ma-enjoy ang mga binibigay niyong blessings sa amin, Panginoon, ngayong umaga. Kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay, nakaano ba? Nagalaw ata. Pwedeng pakifocus. Gandang umaga po sa lahat. Yan. Okay. Okay ba kayo dyan? Okay, title po ng ating sermon ngayong umaga at baka malamang mamaya hanggang hapon. Title po is And Enjoy It. And Enjoy It. Okay. So it at saka. Kasi may mga blessing na nakakamtan tayo, hindi natin na-enjoy. Okay, pwede ba yun? Meron bang binigay siya ako na binigyan ka ng kotse, hindi mo na-enjoy. Pwede ba yun? Ngayon, aralin natin eh. Yung iba, malaki ang bahay, lagi nasa labas ng bahay, nagtatrabaho. Oh, may kinabang yung mga katulong. Oh. So, ano pa? Yung iba, oh, nag-ipon ng maraming pera, sa 50 anyos na, di malami ng pera. May sakit na. May enjoy niya pa ba yung pera niya? Hindi na. Hindi makakain ng maayos. So, pag-aaralan natin ngayon, bukod sa blessings, kaya ang subtitle nito is Taking Pleasure on the Lord's Blessing. Sa Tagalog, paano tayo mag-enjoy talaga? At may enjoy ang bigay ng Panginoon, blessing, salamat. Kaso, may enjoy sana natin. Amen? Kaya ito yung kinalaman sa ating mamaya, sa ating ano nga, fellowship this Wednesday. Okay? By the way, walang absent ng Thursday, ha? Sabihin nyo, pagod kayo. O, paano kaya? Nag-aaral lang natin. Okay, so define muna natin yung sabihin ng pleasure. Masama ba ang pleasure? Ang dami ko nakita sa mga preacher pag ganun. Laging nasa points pa yon. Pleasure, pleasure, laging masama. Mali yun sa Bible. Ang sabi ng Panginoon, right hand, sabi, not connected. Okay. Ano daw yung nasa kamay ng Diyos? Sabi sa Psalms. Ay, basa. Ready, go. God will show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At the right hand, there are pleasures forever. Okay, so nasa Diyos, ang nagbibigay ng kasiyahan din sa atin ng Panginoon. Ngayon, may konting pagkakaiba. Okay? So, pagbata kayo, parang alam pagkakaiba yan. Alam nyo, basta masaya, okay. Pero may pagkakaiba yan. Yun yung atala natin ngayong umaga. So, hindi lahat ng masaya, tama. Okay? Kaya nga, ngayon, kinokontrol natin, may mga rules. Kasi hindi, basta, masaya ako, gagawin ko anong gustong gawin. Masaya talaga yung aso, mali. Bandang huli, hindi ka mag-enjoy. Okay? Sabi, masama daw tumakbo and dulas.
nung pinipigil lang, tumakbo ya. Takbo nga, bata nga ako. Mamaya, nadulas ka, nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka, tumatakbo ka, pero mas matagal yung, hindi ka na-enjoy, nakagano'n ka lang. Sakit pa ng ulo mo, kung saan ka manauntog. Eh kung magkapilay ka pa, enjoy ba yon? Pag kinamus ka, how is your vacation? So, mga sabi mo, nag-enjoy ka. So, yun ang ating ano ha. So, again, di masama ang pleasure. Pero, ang Diyos nagbigay niyan, siya rin ang may dapat, siya yung nag-aantag ito, nagbibigay ng boundaries. Okay? Hanggang saan ka gusto mag-pleasure. Yun nga, yung sama ng lalaki-babae, di ba? Pinag-usapan natin sa Corinthians. Masarap ba yun? Yun nga, sinabi dito, tinignan ko yung meaning ng enjoy. Biloy mo, isa yun sa mga lumabas na, ano, definition. Tama ba naman siya? Ewan ko itong mga nag-ano. Pero kasi enjoyable talaga yun. Lagi yung sinasabi, kaya yung mga young people, lalim mga doon, pag ganyan ang biruan, di ba? Ah, ganun-ganun pa yun, eh. Mga si Brad, oh, pwede na sundan siya, ano, di ba? Mga ganun biruan, eh. Kasi enjoyable yun, eh. Kaso, ibig sabihin ba nun, oh, sige, go lang, kahit anong mangyari, kahit kanino. Mali, di ba? So, ganyan po ang pleasure. Binigay ng Diyos yan para enjoy, pero may boundary. So, another thing, yung sinasabing blessing. So, para sa mga baguhan, kasi alam na natin blessing, eh, lagi nabanggit na sa church, di ba? Ano yung blessing? Anong pinagkaiba niya sa kayamanan? Anong sabi ng blessing? Pagpapala. Grace yung biyaya. Pagpapala, ayun yung mga bagay na binibigay ng Diyos. Ngayon, yung mga unbeliever, minsan ginagamit din nila yan, pero alangan sila dyan eh. Kasi pag mayroon sila, gusto nila, sa kanila yun. Ibig sabihin na mayabang, ibig sabihin nakuha ko to, kaya ako mayaman, nagyayabang ako kasi magaling ako, ganyan. Pero yung mga Kristiyano, kaya lagi nating ano to eh. Kasi biblical term talaga, napakadalas, pag meron ka, ay blessing. Hindi mo sasabihin magaling ako, yung mga sabihin, ganun talaga eh. Swerte ako. Bigay ng Diyos yan, kaya ang tawag natin blessing. Bless, binibigay. Pagpapala. Okay? So ngayon, pag sinabi enjoy naman, ano yung sabihin nun? Nabanggit ko kanina, may bahay ka nga, hindi mo ma-enjoy kasi kailangan mo lumabas. Hindi mo na-enjoy. Pag sinabi enjoy, masaya ka dun sa kung ano yung binigay sa'yo. Okay? Bigyan natin na yung mga ano no? Anyway, ang pag-usapan natin ngayon is, again, lagi naman, yung temporal tsaka yung eternal. Okay? Kasi minsan, alam nyo naman yung sa Hebrews 11, tingnan natin lang doon, no? Nalala nyo yung faith chapter? Sabi dyan, through faith, we understand that the words are framed by the word of God. So the things which are seen were not made of things which do appear. Okay, may dalawang grupo ng bagay dito, no? Tinutukoy yung mga bagay na nakikita at yung mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin nun, di ba? May mga bagay, yung temporal na tinatawag, ibig sabihin, lahat ng nakikita daw, temporal yan. Ibig sabihin, may beginning and therefore may end. Okay, tingnan din natin, kinabisado natin dito. Naalala nyo po yung 2 Corinthians 4:18? Sige nga. Ready, go. But the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Okay. So, may mga blessing kasi na temporal, may mga blessing na eternal. So, obviously, yung pinaka-pinaka, yung kaligtasan. Amen? Yung pinaka. Pero, regalo kasi yun, yun ang pagkakaiba. Pero, still, blessing yun. So, at mayroon pa mga eternal rewards sa langit, and then sa millennium, and then sa langit nga. Pero pag-usapan natin ngayon is, kasi sa mundo pa tayo eh, kailangan natin pag-usapan yan. Kung paano natin i-deal, i-handle, paano tayo magpapagkatiwalaan sa mga temporal blessing. So, ano yan? Pera, anak, kalusugan, lakas, tabaho, sasakyan, bahay, buhok. Diba? Wala nang buhok. Diba? Ano pa? Lakas. Mangit ko na ba yun? Ganda. Ay, yung mga temporal. Yan, kasiyahan, happiness. Uy! Saya.
Di ba? Kaibigan. Masaya lahat yan eh. Pero lumilipas yan. So kaya, magalatin, paano tayo mapagkakatiwalaan dyan? Paano natin i-enjoy hanggat andyan sila, okay? So, yun ang focus natin ngayon, ha? Yung blessings, paano tayo ma-enjoy. Kasi, pwede pag-usapan yung blessing, paano tayo magkaka-blessing, hindi tayo maka-focus ngayon doon. So, doon tayo, paano natin ma-enjoy. So, tingnan natin yung mga verses natin. Doon muna sa mga bagay na... So, sino bang binibless ng Diyos? Sino? Actually, mag-umpisa tayo sa lahat. Sa totoo lang, ang Diyos, mabuti siya eh. Kahit mga believer, kahit mga reprobate, mayroon pa rin blessing yan eh. Kasi lahat yan galing sa Diyos. Okay, ako muna, sabi niya, nevertheless, he left not himself without witness in that he did good and give us rain from heaven. So, sino na kinabang sa ulan? Lahat. Pati hayop, fruitful seasons, di ba? Filling our hearts with food and gladness. Amaya, may food na naman tayo. Naaamoy ko na naman yung food. So, blessing yan. Pero sa lahat yan. Okay? Dumuna tayo sa... Kasi may mga nabanggit dito. Punta lang tayo kasi mamaya may kinalaman tayo. Sa Leviticus 26 at marami pang iba. Basahin ko lang isa. So, sino nag-enjoy dito? Ito pa yung unang mention ng enjoy. May basa kayo. Ready? Up with... 26, sorry. Ready, go. And yet shall the land enjoy her Sabbaths, as long as they lie desolate, and ye be in your enemy's land. Even then shall the land rest and enjoy her. Okay, sinabi pa yan sa Chronicles sa Leviticus later sa 43. Pero, malinaw dito ang sino nag-enjoy? Sino nag-enjoy? Tao. Then shall the land enjoy her Sabbaths. Ganito ang kwento niya. Ang rule sa kanila, 6 years, magtatanim yung 7 year, pahinga. Ipapahinga yung land. Ganon, no? Pagod ba yung lupa? Sabi dito eh. Hindi naman, pero yung lupa mismo yan ba? Sabi kasi, kahit nga ngayon daw, ha, nabanggit nito last time, alam nyo ba, according now ha, to science, ang gustong palang maging mabunga, mayaman sa nutrients yung lupa, alam mo daw gawin mo, pinapahinga. Yung iba kasi ginagawa po, fertilizer, para magbunga. Pero ang rule sa Bible at ang katotohanan daw, pag pinahinga mo yung lupa kahit isang taon, hindi kayo kita, pero next year, malaki na naman yung gain mo dyan, yung yield ng lupa. At yung iba, mayroon pa ibang ano dyan, dapat daw iba-iba yung tinatanim mo, hindi pwedeng laging rice. Yung mga ganun ba? So, nung panahon nila, siguro hindi nila alam yun eh. Pero pinumad na ng Diyos, para kanino yun? Gusto ba silang gutomin ng Diyos? Hindi eh. Pero iba hindi sumunod, makikita natin to. Kaya sa Chronicles, sige na babasahin, yung sinabi ni Jeremiah, hindi nila ginawa to, pinilit ng Diyos. At hindi nyo ba yun? Ang nangyari sa Israel? Sinakop sila. O ngayon, wala nagsaka. At kung alala nyo sa Judah, ganun din, 70 years. Kung gano'n sila, 70 times 7, 490 years silang hindi nila pinaktis to, binawi ng Diyos. So ganun din po yan sa atin ngayon, di ba? Yung napag-alala natin last time, yung tithes. Ayaw mo ibigay yung tithes. Hindi pipilitin ng Diyos siya, pero minsan pipilitin niya yan para lang matuto ka. Alam nyo ba yun? Kung na, hindi mo binigay. Kung na, ilang taon man yan. Minsan, ang kukunin ng Diyos, pag pinarusahan ka na, mas malala. Okay? So, ba't ko ba nasabi yun? Kasi minsan, ganun. May gustong role ang Diyos para sa ikabubuti mo. Pag hindi mo sinunod, ikaw rin yung mapapasama. Pero, ano dito yung enjoy, eh, di ba? Kasi parang, sinasabi niya yung land, gusto niya ipahinga. Sino gusto ng pahinga? Kahapon, nakapagpahinga tayo, di ba? Medyo matagal tayo hindi nagpahinga. One pasawa tayo, eh. Bisa, another day. Ang sarap din yung pahinga, di ba? Katapos nun, larga ulit. Pero, ang sinabing enjoy, ibig sabihin, binigyan ang pahinga, enjoy mo, hindi mo ma-enjoy. Okay, so nabanggit ko kanina, yung mga malaking bahay, hindi na-enjoy.
So, hindi gusto ng Diyos yun. But anyway, dito, land muna. Doon tayo sa mga tao. Okay. Ano ang pinaka, ito nakita ko po, sa talagang tao, no, kahit di ka mayaman, ito yung talagang gusto mong enjoy. And that is family. Okay? Sabi sa Numbers 36. Ito daw, especially sa mga babae. Ako na lang, no? And every daughter, mga babae, ready? Makibasa, go. Every daughter that possesses an inheritance in any tribe of the children of Israel, okay, shall be wife unto one of the family of the tribe of her father, that the children of Israel may enjoy every man the inheritance of his father. Okay, so actually, ang sinasabi dito, para hindi mawala ng inheritance yung iba. So, kaya hindi nila dinidistribute siya, hindi nila pinapautang, hindi nila binibenta sa ibang ano. Okay, pero still, nabanggit dito, isa sa mga magandang gawin niya, mga babae, sino kaya mag-asawa dito? Gusto ko, ako lang. Hindi niyo ma-enjoy yung buhay. Eh, sabi dito, isa dapat target niyo sa buhay niyo, mag-asawa kayo. Ganon din yung lalaki, of course. Okay, so, pero secondary meaning yun, ha? Anyway, family, masaya yan, di ba? So, kung ano yung mag-alalayo sa'yo dyan, yung buhay mo, yung trabaho mo, kung ano man yan, iwasan mo yung ano yung maglalayo sa'yo sa ganyang blessing. Okay? Ito, yung negative. Negative na para malaman natin yung positive. Ibig sabihin, sinabi dito, isa sa parusa sa kanila, dahil blessing yung ano, di ba? Anak, asawa. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, ano mangyayari daw sa'yo? Ready, go kayo. Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for they shall go into... Okay, blessing yung may anak, masaya. Pero magloko-loko ka daw, at katulad sa Israel, ano nga sa kanila, ang dami nilang anak, tapos kinuha naman ng kalaban, sila pinatay. May enjoy mo ba yun? Yung sinasabi natin kanina. Importante na sumunod tayo sa boundaries ng Panginoon, para hindi tayo, andyan na nga eh, andyan na yung blessing, tapos mawawala pa. O hindi man mawala, tinitingnan mo lang, di mo ma-enjoy. Diba? Ang ganda ng sasakyan mo, di ka makapag-drive kasi may sakit ka na, may ano ka sa mata. Kilala kaming ganun eh. Ba't ka pa mag-drive eh, mabangga ka lalo. Diba? Ang blessing ng Diyos, sabi nga sa Proverbs, it make it rich and He added no sorrow to it. Andaan nyo yun. Pag ang Diyos na nagbigay sa'yo, hindi yung bibigyan ka ng asawa, ang pogi nga, tapos siraulo naman. Pero sa Facebook, makakaganyan-ganyan ka kasi ang pogi na sa pero, inugulpi ka pala. Hindi mo napapakita sa Facebook yun, sigurado ako. Kaya sasabi ko, maging matalino kayo. Amen? Amen. Pumunta tayo na mamaya. So yan ha, masaya yung may anak, may enjoy mo ba? So enjoyable yan, basta... Yan, inuna ko na pala isa, no? And then, another thing, ano pa? May mga bagay, may mga blessing, pero hindi mo may-enjoy, walang kwenta, okay? Familiar kayo sa Ecclesiastes, yan ang kanyang theme, okay? Sabi sa 2:1. Sino na ba? Ako naman, no? And I said in my heart, go to now, I will prove with thee with mirth, therefore enjoy pleasure, and behold, this is also vanity. Naintindihan niyo ba? Sabi, paano ba nag-plano na siya? Ay, gusto ko maging masaya. Ganito gagawin ko. Susubukan ko yung pag sinabing mirth, kasiyahan niya. Kaya ngayon, may mga addict sa comedy, di ba? May bumibili pa nga iba ng mga joke. Dito sa National Bookstore, may mga joke. 100 jokes. Alam, mas sumaya. Kasi iba, magkikita yan. Yun ang gusto nila. Bakit kayo magkikita-kita? Mag-uusap kayo ng kalokohan. Ganyan ba kayo? Sana hindi, ha? Pero ganun ginawa ni Solomon kasi... Gusto ko ma-enjoy lahat eh. Sige. Doon, mayroon siya mga stand-up comedian doon. Eh, sabi niya, so, in-enjoy niya yung kasiyahan, pleasure. Pero bandang uli, sabi niya, wala palang kwenta to eh. Diba? Kaya magbabayad ba kayo para patawanin lang kayo? Kahit mga ito, may TV natin, mayroon itong joke eh. Gusto niyo? Wag na. Ganyan ang kalungkot ang mga tao ngayon. Wala kami magawa, sabi namin. Tell me a joke. Kasi babasahin lang naman niya yun. Itong mga anak ko, kahit hindi nila intindihan, tumatakon nga rin, tatawa. Kasi English eh. Hindi, naintindihan nila yun. Pero,
Well, may mga nai-enjoy tayo pero walang kwenta. Okay? Kaya sabi sa Hebrews, balik tayo sa Hebrews. Ano yan? So, isa sa mga pinakamayaman, pinaka-successful na tao is, na nabuhay before, is si, pero naglingkod siya sa Diyos, is si Moses. Anong sabi niya? Kayo naman, ready, go. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin. Okay, nakita nyo kanina, enjoy the pleasure ulit. Pero, maganda kay Moses, dahil nakakilala sa Panginoon, ano sinabi niya? Prince of Egypt siya eh. Lahat ng pwede mo enjoy, kayamanan, babae, kung ano man yan. Pero nakilala niya, ipambihan, hindi naman pala ako taga rito, tapos yung mga kababayan ko pinapahirapan. Diba? Kaya sabi niya, pinili niya yung affliction o yung, yun nga, ma-persecute siya. Kaya ganyan tayo mga Kristiyano eh. Diba? Kaya ilalilink natin kanina yan, parang walang kwenta yung pleasure kasi hinayaan niya yun. Ako na maging Prince of Egypt. Pinili niya yung mas magandang bagay. Amen? Kasi walang kwenta pala yun. Nay, baka yan na siya na, Stephen. Siya na. Ano pa? And all that every man should eat. Ah, dito. Ako nang babasa, Ecclesiastes 3:13. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all this labor. It is the gift of God. Maganda, di ba? Pag ikaw ay biniyayaan, enjoy mo yan. Kaso, tanong. Tingnan mo yung mga mayaman ngayon, kung saan nyo in-enjoy yung buhay nila. Wala, sa inom, bisyo, ibang babae, magandang huli, away din, baril, kayabangan, bilisakyan, papag, saan-saan, lang kwenta. Diba? Samantalang tayo, kahit ganyan sakyan natin, diba? Nagagamit sa Panginoon. Yung iba, wala eh. May tinatanong ako dito, ba't ginagamit mo ba yan? Para saan? Amen. Yan, yung pinaka-final-final, sabi dito, better, per, ano yun ah, positive yun. Kasi pag nagtrabaho ka, enjoy mo. Yun ang maganda. Pero, Ecclesiastes yan, alam nyo na yung final yan, di ba? Mas maganda maglingkod sa Diyos. Ito, sa bilinyum. Masarap mag-enjoy, hindi masarap masama mag-enjoy, amen? Lalo pag kaloob ng Diyos, kalooban ng Diyos, binigay ng Diyos, naghirapan mo, tapos wala namang masama. Ito daw yung mangyayari, prophecy sa millennium. Kayo naman ulit, ready, go. We shall not build and another inhabit. We shall not plant and another eat. For as the days of a tree are the days of my people, and my elect shall not enjoy the fruit of their hands. So, ano yung problema natin? Ba't di tayo mag-enjoy minsan? Kasi minsan may nag-nakaw. O kaya, pero nagpatayo ka ng magandang bahay. Nakita niyo may sa, ano, yung kinain ng sinkhole. Ang ganda nung ano, enjoy ako dito. Kinain ng lupa. Or, ninakaw, or kung ano man yan, ninakawang ka. May ibang tumira. Yung biyagat ko sa nina, yung katulong ang enjoying doon sa ano. Ngayon, they shall not plant and another eat. Nangyayari ba yun? Yung tinanim ko dito sa taas, nakakain ng ibon eh. Hindi ko alam, baka magano ako ng mga ano. Nangyayari yun, di ba? Kahit dyan. Kasi may mga magnanakaw. Hindi marunong magtanim, tapos sila yung makain ng ano. Ganun ang ano niya, idea niya, nakawan. At ano pa? Nabanggit ko kanina. Nagpayaman-yaman ka. Okay, 50 anos ka na. Uy, enjoy ko na to. Retired na ako. Namatay ka. Kasakit ka. Diba? Ang sabi dyan, pag dumating yung panahon na talagang pagkakaloob sa'yo ng Diyos na ma-enjoy mo yan, ano yung magkakaroon ka? Sa millennium po, ganyan yan. Ikaw yung nagtayo, walang aagaw nun kasi maganda yung batas nun eh. Si Jesus yung nag-uhari. Walang mag-anakaw nun. Saka ngayon, yung tax natin, laki, di ba? Ngayon kita ko kay Brad, sabi niya, tax niya, ganito lang. Ang bira kami, para kaming commercial dito eh. Binabayaran namin yung public school. Alam niyo ba yun? Kaya mga public school dito, pasalamat kayo sa akin minsan, ha.
Kasi nire-research ko, bakit may binabayaran tayo doble? Ang laki na nga, tapos merong nakalimutan kong tawag. Nung research ko yung pamilya, public school pala yun. Eh, ba't kami lang nagbabayad? Ewan ko. Pag sa Millennium na, wala nang ganun. Wala nang mga oppressive government. At, mahabang buhay. Ayun ang maganda dun. Nag-enjoy ka, nagpakahirap ka ng 100 years. Ang tagal nun, di ba? Yasin, nagpakahirap ka ba? Masipag ka ba? O, yan problema. Pero pag nagpakahirap, pag hindi ka nagpakahirap, wala kwenta, di ba? Pero pag nagpakahirap ka, sana ma-enjoy mo yun. Eh kung mamatay ka, walang kwenta. Eh sa Millennium, ang tagal ng buhay ng tao. Ngayon, tayong sa, kasi before tayo ng Millennium eh, talagang tayo mas matagal. Kasi hindi tayo mamatay eh. Pero kahit sila, pinanganak sila ng Millennium, for example, matagal ang buhay nila. Amen? Again, ng Diyos na nagbigay niyan. Kaya, yan, so yung pag ginawa mo, ikaw yung naghihirap, ikaw yung mag-i-enjoy. So, yun ang positive dyan. So, this time, itindihan nyo na ibig sabihin ng enjoyment. Ang nadadala lang kayo. Yan tayo nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy ba kayo sa preaching? Amen. Oo. Hindi kayo nakikinig, hindi. Malamang. Eh, mas naman ako ngayon. Intindihin mo. Tumuto ka lang. Hindi ko maintindihan. Dadagdagan mo, attend mo, aral mo. Intindihan mo yan. Amen? Amen. Ulit tayo ngayon, how to enjoy the blessing of the Lord. Kung saan, andyan na siya. Paano may enjoy ngayon? Okay? So again, hindi natin topic na paano tayo pagpalain. Ang topic natin ngayon, paano natin may enjoy pag andyan na. Okay? So number one, balik tayo sa ating text. Anong text natin? Yan. Sabi dyan, namatay si Moses. Positive, negative. May mangyayari talaga yun eh. Yung sabi dyan, background pala muna. Okay, parang hanggang mamaya hapon. So, nangyari dito, sila ay umalis sa Egypt. Blessing na yun, di ba? Sila ay pinapahirapan. Hindi, kahit kayo, kaya sa Ukraine ngayon, ay paglaban sila dun eh. Hindi pa rin malamang bakit sila sinasako. Walang kakwenta-kwentang dahilan. Pero yung mga tatay dun, nanay, bihira kayo. Yung mga anak namin, kasakupin nyo. We are free people, sabi niya, kaya kung pagpatahan sila kay Russia. Importante yun, di ba? Tayo ngayon, gusto ba, ang hapon na tayo ngayon, hindi na paglaban yung ating, di ba? So, paglalaban mo yon para yung mag-enjoy yung mga next generation. Okay? So, paano natin may enjoy? So, sina Moses ngayon na umalis sila doon, so salamat, pinalis na sila, pero, paikot-ikot lang sila eh. So, gusto nila ma-enjoy yung pangako ng Diyos at pinangako sa kanila, ito, pupunta, alis kayo sa Egypt, pupunta kayo sa Promised Land. Sabi niyang kwento? Ngayon, hindi inabutan ni Moses kung namatay na siya sa katandaan. Okay? Yung paano yan? Wala tayong leader. Meron pa. No? Ang ganyan ang magaling ng Diyos eh. Pag nawala yung isa, papalitan niya. Again, kung napiplease ang Diyos sa atin. Sa Pilipinas, pag na-please ang Diyos sa mga Pilipino, magiging next leader natin, matino. Pag hindi, baliktad. Nga sa atin din yan eh. Ba't nanalo yung loko-loko? Eh kasi kulang na yung mga taong matino. Kahit ano nila, binibenta na yung boto. Kaya tayo, soul winning, yun lang. Para blessing sa lupa, sa langit. Sila, wala silang ganun. Anyway, digress ako. So, nangyari doon, namatay si Moses, sumunod si Joshua. Pero pansin niyo dito, sino nagbigay sa kanila ng blessing? Di pa pinangako pa lang ha. Pero sino nagbigay sa kanila? Si Moses ba? Sino nagbigay? Sabi dyan? Sa verse 2, sabi dyan, Moses, my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan thou. And all these people unto the land which I do give them. Sino nagbibigay lahat ng blessing natin? Ang Diyos. Malinaw na yan eh. Alam na natin yan eh. And number one, paano may enjoy ang buhay at ang blessing pag andyan na? Number one, acknowledge the source. Pag hindi mo in-acknowledge ang source, malamang. Ikaw ba, bibigyan mo na rin si Kenneth. Binigyan mo ng na rin, na ano binibigyan nyo? Coke. Hindi, si, ano, nagbigay si, sige, yun na lang.
Binigyan na sa paros ni Brad si Ezekiel, kunwari. Bait ni Brad, no? Kaso, marami rin kayo eh. Ba't kita bibigyan kung di ka magpapasalamat man lang? Diba? Kaya number one, para ma-enjoy mo talaga yan, i-acknowledge mo, sabihin, magpasalamat ka. Diba? Pag laki-laki mo, hindi mo gustong ikaw yung binibigyan lagi. So isipin mo ngayon, ba't kaya ako binigyan? Salamat, mabait lang ba ito? O pinagpala ng Diyos? Ba't pinagpala? Isipin mo lahat yun eh. So later, pag pinagpala din ako ng Diyos at bakit ako magpapalain, yun nga yung alamin mo kung paano. Pero gusto ko, next time ako naman yung magbibigay sa iba. Amen? So gano'n, ba't ang Diyos kaya nagbibigay ng blessing? Kasi alamin mo kung bakit, makapangyarihan siya, mayaman siya sa kanya lahat. So hindi ka maaawa sa Diyos. Baka wala nang ano ang Diyos. Kilalanin mo siya, acknowledge mo siya. Tindihan niyo ba yun? And hindi natapos doon, alam na natin yun eh. Pero importanteng point yun, kasi nga minsan, nakatingin yung iba sa tao. Tandaan niyo yan. Pero okay lang dito may sa tao, basta una ang Panginoon ha. Pero sabi dyan, my servant Moses is dead. So gusto ko sasabihin dito, hindi sila mapupunta sa promised land kung hindi dahil sa Diyos. But secondly, hindi dahil sa lingkod ng Diyos. Amen? Yun, maliwanag yun eh. Ngayon, namatay na yung lingkod ng Diyos, pinalitan niya. Lingkod pa rin ng Diyos. Sino yun? Joshua. Okay? So number one, sa Diyos nang gagaling ang blessing, acknowledge mo siya, ganoon din yung mga servant ng Diyos. Sino yung mga lingkod ng Diyos? Alamin mo, pag lingkod ng Diyos yan, huwag mong bibitawan. No? Akalin mo rin paano ka magiging ikaw din mismo maging lingkod ng Diyos. Ganun yun. Pero habang andyan ka pa, nag-aaral ka pa lang, huwag mong bastusin, huwag mong iwanan, huwag mong baliwalayin yung Diyos at siyempre yung lingkod ng Diyos. Amen? Sa kwento natin si Moses, si Joshua, sa buhay natin, marami po yan. Alamin nyo na lang. Okay? Alam nyo na eh, diba? Sabihin ko na, siyempre, yung mga true servant, ba? Pastor, mga kapatid, nakikita nyo naman tunay na naglilingkod, anong gagawin mo? Abusuhin mo? Hindi mo ma-enjoy yung blessing. Amen? Number one, acknowledge the source. Amen? Yun yung ata eh. Enjoy ko na lang yung blessing. Hindi nyo nga may enjoy yan. Kasi pag yung sapatos, enjoy mo, enjoy. Yung nagbigay kasi, yun yung nakakaisip. Kaya sino nagsabi sa inyong, ingatan nyo yung sapatos nyo ha? Sino nagsabi nun? Ikaw ba? Hindi ko ingatan to para pag nasira, meron na naman. Sigurado ka. Diba? Nakita nyo yung nagbigay, minsan siya pa yung concern sa'yo eh. At ganun talaga yan, yung magulang nyo, concern sa'yo. Ang Diyos concern sa'yo. Kaya gusto mo ma-enjoy yan, acknowledge the giver, the source, ang Panginoon, tsaka lingkod ng Diyos. Pangalawa, sabi sa verse 2 ulit, sabi dyan, nabanggit natin kanina, pero sabi dyan, unto the land, which I do give them. So, nakita natin kanina, ang Diyos na nagbigay, okay, pinalaya tayo sa Egypt, bahala tayo, kanya-kanya tayo, ganun ba? Mapapatay sila. So, kung gusto nyong ma-enjoy yung blessing, focus on the goal. Okay? May goal ang binigay ang Diyos eh. Inalis kayo dyan, dito kayo nilagay. Ayoko dyan eh. Gusto ko, babalik ako. Or ikot-ikot ako sa wilderness. Mali. Pag niligtas ka ng Diyos, sino ligtas dito? Sigurado. Anong gagawin sa buhay mo? Diba siya nga yung nagligtas sa'yo? So may alam siya na makakabuti sa'yo. Amen? Amen. Anyway, may iba akong gusto eh. Hindi ka wise. Hindi ka mapapabuti. Kaya kung gusto ma-enjoy yan, focus on the goal. Sa kwento natin, ang goal nila, umalis sila dito, hindi sila papaikot-ikot, magkakanya-kanya na. Hindi, sabi doon, unto the land. Pupunta sila doon, doon sila pagpapalain ng Diyos, at doon sila pagpapalain ng Diyos. Okay? At hindi ka lang, hindi lang ang pagpapala, hindi lang tuloy-tuloy yan. Matututo ka magtabaho, mag-anak. Mayaman ka ngayon, hindi ka naman nag-anak. Maraming ganun eh. Dahil lang pero, hindi na lang kung saan nilalagay. Ubusin na lang nila. Alam ko yung time, hindi mo na enjoy. Amen? Ang enjoy talaga yung
nakikita mo yung anak mo, tinain mo, paglingkod sa Diyos, tapos pag-bless mo pa ng inheritance, ang saya nun, di ba? Ganun po yung karamihan ng mga mayaman, di lahat. Pero ibang mayaman yung pamilya nila na mayaman pa rin, nagpatuloy. Vision na nun yung, naging vision na yun ng mga nagpamana. So, hindi lang pera, pinapamana, bahay, very important yung knowledge. Okay? Makalupa pa lang yan, ha? Eh, tayo mga Kristiyano, ano yung papamana natin? Salita ng Diyos. Ayan, yan. Bilan natin sila ng Bible lahat. Okay na. Okay na ba yan? Tituturo mo yan, eh. Nakita nyo naman yung iba, di ba? Kahit andyan na, salaksak mo na yung yan, Bible. Hindi pa rin yan babasahin, alam mo ba? Kaya importante sa atin yung church, gawain ng Panginoon, ang tawag natin dito. So, bukod sa idadali mo sa church, pagtuturoan, turuan ulit, turuan, encourage, tuloy-tuloy po yan. Amen? Yun ang pinipicture ng kalooban ng Diyos, yung land. Yung pinangako sa kalooban, dito na ang blessing, pero sabi ng Diyos, may warning siya, pag nagpakaloko-loko kayo, alisin ko kayo dyan. Okay? Kaya yun yun, okay? Focus on the goal para ma-enjoy niya yan. Pinangako niya yan, and number verse 4, merong kakibat yun eh. Ito binabanggit ko kanina, sabi dyan, kayo magbasa, ready, go. From the wilderness and this Lebanon, even up to the great river, the river Euphrates, all the lands of the Hittites, and up to the great sea toward the going down of the sun, okay, so ito po yung medyo ano dinidescribe dito? Boundary. Okay, very good. Kaya point number, actually, sub-point natin sa goal, ang goal yung land. Ma-occupy nila, mag-stay sila doon. Pero hindi basta-basta kahit saan. Okay, meron sinabi ng Diyos, hanggang dito lang kayo, ha? Huwag kayong yung yan, yung Russia na yan, kaya galit na galit yung tao ngayon dyan. Ang laki na ng Russia. Nakita niyo ba yung Russia ba nga pa? Ano, kulang pa rin. Kasi sinasabi, ay, pag wala yung Ukraine, naging NATO yan. Ang laki na ng bahay niyo eh. Kahit dito rin, minsan nag-aagawa niya sa parking, ganyan. Ang laki na ng bahay mo, may extend mo pa. Wala sa kalooban ng Diyos yun, amen? Kaya number, itong ano, mind the scope. Okay, sub-point lang natin. Pag binigyan ka na ng blessing, naka-focus ka na sa goal, doon ka lang. Kasi una, hindi mo naman kayang i-mind yan. Diba? Kaya mong minahin lahat yan. Pilipinas, ang liit na, ang laki pa rin natin. Alam nyo ba yun? Yung Russia, pag tinignan mo sa mapa eh. Tapos yung walang tao doon. Ganun-ganun lang yung mga tao doon. Ba't sila nananakop? Wala sa Diyos eh. Hindi nila alam kung anong gagawin nila sa blessing na binigay sa kanila ng Diyos. Kaya ganyan din kayo mga bata, ang daming binigay sa kanila ng Diyos. Iba sa inyo, matalino siguro, maganda, pogi, malakas. Alam mo ba gagawin mo dyan? Ikaw, pogi ka ba? Masyadong humble to eh. Tinitingnan ko kay lahat, pogi kayo, maganda kay lahat. Ako, konting ano lang sa mukha ko, magaspang na eh. Tinitingnan ko yun, wow, ganyan. Makinis. Anong gagawin mo dyan sa pogi mo? Yan, tanong. Men, lakas mo. Pera mo. Hindi mo alam boundary mo. Gastusin mo yun sa walang kakwenta-kwentang bagay. Men, yung lakas mo, puro basketball. Maganda yan. Kasi hindi puro dyan, di ba? Nabanggit ko kasi yung ibang pastor, ganun eh. Okay naman basketball, kaso hindi na nag-soul winning. Ang kinakwento yung dati kong soul winning. Pero pag basketball, maka-schedule yun. Wala kang masama dyan kung ano eh. Amen? So mind your boundary. Mount the scope ng blessing ng Diyos. Ah, pag laki-laki ko, ganito, malakas pa rin ako, basketball pa rin. Masaya na nakukuha niyo ating ano, no? At tapos na natin dito sa number 3. Verse 5. Kayo ulit. Ready? Go. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee.
I will not fail thee, nor forsake. Okay, pangako yan ng protection ng Diyos at success, di ba? So number one, paano tayo mag-enjoy? Number one, acknowledge the source. Number two, focus on the goal. Number three, trust the Lord's protection and guidance. Imagine nyo, kunwari, rito sa, kunwari, bumili ka ng bahay. Uy, di gumastos ka ngayon. Uy, mag-enjoy na ako dito. Yung bahay pala na bili mo, yung lugar, punong-puno ng NPA. Alam nyo, NPA? Hindi alam ng mga bata eh. Yung mga NPA, gagawin niya, wala silang makain. Pero may baril sila. Oh, kamusta? Oh, bigyan niyo kami ng ganyan. Pag hindi, puk! Revolutionary tax. Magbayad ka sa amin. Mga bully. May enjoy mo ba yung buhay mo pag ganun? Andun lagi yung threat ng mapapatay ka? Ano pa? Ay, bumili ka ng sasakyan. Tapos wala namang safety features. Pag na, ano ka, bigla na nasasabog yung gulong. Ay, maganda yung sasakyan niya, sir. Murang-mura lang. O, sige. Pero, nababalitaan mo, kunwari lang, APB, sumasabog yung gulong. Nabalitaan mo. Hahapit ka ba nun? O takot ka lagi? Nag-ano ka, nakakabiyay, pero lagi kang takot. Yung sabi dito, hindi mo ma-enjoy yung blessing pag ikaw ay, andun yung threat ng hindi ka protektado. Amen? Amen. Kaya number three, pag sinabi ng Diyos na poprotektahan ka niya, hindi ka niya iiwan, magtiwala ka sa Diyos. Amen? Ganun po yan eh. Kahit yung mga mayamang ganun, lahat na binili, kung ano man yan. Kasi, takot sa kung ano, yan, COVID. Paano mo protekta yung sarili mo sa COVID? Kung totoo man yan, at wala kang protection ng Diyos, di ba? Ngayon, sina Michael B, yung ganun yan eh. Oh, bakuna. Ano pa? Mask. Double mask. Sa US, alam nyo ba, nauso yung double mask? Kasi lang sinabi lang ni Fauci. So, na-enjoy ba nila yung buhay? Hindi nga nila ma-enjoy yung hangin eh. Enjoy pa nila yung buhay. Dahil lang, nagtiwala sila sa maling tao. Ganun din, kahit mga church, mga pasto, ganun din. Kaya takot na takot, pabakuna, bandang uli. Ba't ang dali ko magkasakit ngayon? Konting ano, hingal. Hindi ka sa Diyos nagtiwala, hindi mo ma-enjoy ang blessing ng Diyos. Amen? Eh, ang ganda nito eh. Alam niyo ba, nakakatakot sa case ni na Joshua, may army sila pero, ano sila, wala silang castle. Kasi nga, sila yung mananakop eh. So, ang hirap nung ikaw yung mananakop, yung mga nasa castle na, itirahin ka na lang sa ilalim nun eh. Diba? So, kaya kung walang pangako ng Diyos sa kanila at hindi tutuparin ng Diyos yun, patay sila. So, ganun din tayo ngayon. Paano may enjoy yung blessing? Nagtiwala ka sa Diyos. Katulad niya, kung hindi tayo nagtiwala sa Diyos, ano tayo ngayon? Wala. Online na lang tayo, ha? Ano ang message ng online dito? Parang ang hirap naman nun. Diba? Kasi hindi ako nagtiwala sa Diyos. So, naintindihan? Number one, acknowledge the source. Number two, focus on the goal. Number three, trust the Lord's protection. Okay, sabi dyan, I will not fail thee nor forsake thee. Ibig sabihin, ano ba yung ginawa natin last time? Tayo nagpunta. Nagpunta nga kami dun sa, ano? Tayo nagpunta. Hindi kami. Friday. Yan, enjoy na enjoy yung mga bata. Pero imagine nyo, mag-enjoy ba yan kung... Kasi doon kami sa ano eh. Ang dami pwede malaglagan. Mga bata. Takbo-takbo. Imagine mo kung hindi ka pipigilan, walang bakod. Ano mangyayari sa'yo, Kenneth? Laglag ka, mag-enjoy ka ba? May bukol ka? Pila hindi. So, ang enjoy, di ba, na buhay, yung... Pwede ka mag-enjoy, may boundary, pero mayroong isang sasagip sa'yo. Amen? Anytime na, alam mo na, may aso dyan bigla, hindi ko alam eh. Yung mga elisin, lalaki oh. Eh, parang lumipad yun. Pag nakakamangha din, pag tinignan mo eh. Sakaling lumipad yun, tinamaan si, ano, Stephen.
Hindi siya mangangamba kasi may nagdadala sa kanya sa ospital. Amen? So, yun ang may enjoy mo eh. Kaya maganda, pag ikaw naglilingkod ka sa Diyos, okay, sige, ma-persecute tayo, magkasakit tayo, malugi tayo, andyan ang Panginoon para hindi tayo niya iiwan. Hindi yung tipong ano, lahat ng inisip mo para nag-aalala ka para sa ano, wala, hindi ka na makapag-enjoy. Hindi ka pag-enjoy sa buhay, sa ministry. Ang hirap. Amen? So, saan na ba ako? Yan, trust the Lord's protection and guidance. Natuto ba yan, ay? Hindi, isang point pa tayo. Ito kasi ito eh. Ito yung bata ako, ito yung isang din na bibigyan ng focus, especially sa mga liberal churches. Sabihin lang, oh, pangako ng Diyos, promised land. Ano napansin nyo dun? Binigay lang ba sa kanila ng ganun yun? Okay. O, oh, dyan na yung malingkod ng Diyos. Sige, alis na tayo. Ganun ba ginawa ng mga nakatira doon? Sa kanila yun eh. Gera muna. Gera muna, okay? Kaya sabi dyan, nabasin nyo kanina, binabasa natin. Ano sinasabi kay Joshua? Yung paulit-ulit. Be strong. And may kanta niyan eh. Paulit hanggang chapter 2, ulit-ulitin yun. At Deuteronomy, sinasabi na sa kanya, maging matapang ka! Maging matapang ka! Maging matapang ka! Bakit? Ba't mo kailangan maging matapang kung bibigyan na sa'yo ng ganyan? Hindi! Kailangan maging matapang kasi makipaglabang ka. Ba't ganun ang Diyos? Ba't hindi nila ibigay lahat? Hindi nga siya ganun eh. So kaya number 4, masahin muna natin. Sabi dyan, be strong and good courage. Ibig sabihin, matapang. Malakas. Sabi sa 7, only be thou strong and patatapos lang sabihin, inulit pa. Okay? Inulit-ulit sa 9, sabi dyan, but I have commanded thee. Sabi kanina, oh, ganito gagawin mo, maging matapang ka. Pero dapat, maging matapang ka. Sinabi ko ba sa'yo? Nabanggit ko na ba? Sinabi ko na ba? Dapat maging matapang ka. Ulit-ulit, di ba? He shall put to death only be strong and be of... Paulit-ulit, bakit? Kasi kailangan natin maging matapang kasi may gagawin tayo, amen? Sa atin, sa church natin, ganyan tayo. Hindi tayo puro feel good at praise the Lord. Hindi natin bibigay lahat ng blessing na yan ng basta-basta lang. Kaya dyan marami na didismaya eh. Basta gala ko ba blessing? Ba't kailangan pang magpabaho? Ganun talaga. Kasama yun sa pangako. Bibigay ko sa iyo, sigurado yun, pero magsipag ka. Hindi sila alis doon basta-basta. Kailangan mo silang patayin. Ay, masama naman natin, hindi. Pinangako ng Diyos yung parusa sa kanila ng Diyos yun. Okay? So ngayon, huwag niyong papatayin yun. Gusto mo yung cellphone yan. Huwag mo mapatayin, ha? Bumili ka. Madami yan. Kailangan mo maging matapang. Okay? Isa pa. Eh, basta pag yung pag-enjoyment gusto ko, talagang, eh, may enjoy ko yan. Ganun ba ang enjoyment? In a way, pero, mas maganda yung tinabaho mo. Oh, pansinin mo, yung ibang nagtatrabaho, gustong-gusto nila yan eh. Kasi nila, kumikilo sila. Tapos pagkatapos, pag kumita, huy, sarap. May enjoy mo talaga yun, di ba? Ano yung sabi sa Proverbs? Ayoko magtrabaho kasi sabi ng iba, di bali ng tamad, huwag lang pagod. Diba? Tinigin na ba yun? Ito sabi sa Proverbs. Ayan, Ecclesiastes pala. Ready? Ibasa, go. Sleep of a living man is sweet, whether he eat little or much, but the abundance of the rich will not suffer him. Ayan. So, alam mo, pag nagtatrabaho ka, masarap yung tulog mo, sabi. Kahit konti pa yan, pero sabi ito pa, sabi niya, eh, mas maganda kang magtrabaho. Kaysa naman siya sabi niya, mayaman ka na, hindi ka makakatulog.
Kasi ngayon, naisip mo eh, oh, nanakawang ka, mawawala to. Nanakawang ka ng mga tabado mo, di ba? Tataksan ka ng gobyerno, ano pa? Mas maganda, masarap magtabaho, amen? Amen. Huwag kayong sabihin, eh, yung tabaho, pagod ako niyan eh. Palitan naman ng Diyos yung pagod mo ng kapahingahan. Amen. Ano pa? Hindi niyo ba, mga bata, especially? Kaya ngayon, pag nag-aaral, ayoko na mag-aaral, nakakapagod. Ano ba tayo? Okay, mapapagod. Amen? Magpagod, magpahinga. Katapos, mabaho ulit. Mas enjoy yon, masaya yon. Tapos magkakwentuhan mo, di ba? Dati, naglalakad lang kami, papunta sa church. Pinagpala ako ng Diyos, may bike na ako. Ha? Salamat. Eh, pinagpala pa ako kasi nagpapabaho ko. Di meron na akong motor, di ba? Nagtapat-tapat ka pa sa Diyos, ano na, next? Nasakyan ka na, four wheels na. Ang ganda na lang yun, okay? Unless, kung nagpala ka, bus na, di ba? Masaya, di ba? Pag nagkukwento, naalala mo yung hirap, yung tiyaga, unti-unti ka pinagpala ng Diyos, masaya yun. Nai-enjoy mo. Hindi yung binigay na lang sa'yo ng ganyan, hindi ka naghirap, eh, bahala na yan. Mabanggahin sa akin, okay lang. Hindi naman sa akin yan. Binigay lang sa'yo ng biglaan yan, di ba? Ngayon, kung talaga may binigay sa'yo, katulad ng binigay ng tablet, mga ganon, ingatan mo na lang. Amen? Para ma-enjoy mo din. So, mamayang hapon, matuloy natin yan. Amen? Sige, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga biyaya, Panginoon. Panginoon, nawa, Panginoon, ng ngayong Wednesday, Panginoon, mag-i-enjoy naman kami sa blessing ni Lord. Nandiyan na pagkatiwalaan niyo kami ng panahon, Panginoon din, ng kaibigan, ng budget, Panginoon. I pray. Na-enjoy namin to, Lord. Makalugod naman kami sa, Lord, sa inyo. Hindi kami mag-fellowship na parang wala nang nagbigay nito. Wala nang bukas, wala nang kahinahunan, wala nang rules, wala nang boundary. Lord, I pray as we enjoy our lives ngayon, paglilingkod sa inyo, kayo yung aming acknowledge, malaman namin may boundaries ito, Lord. Mamayang hapon, malaman pa namin ibang bagay. So, I pray na maraming salamat, napakaraming blessing, but kami po ituruan nyo rin ng another blessing, that is discipline, Panginoon, knowledge about what you want us to do na accomplish, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Lord. Basbasan niyo rin po aming mga kakainin. Salamat sa naganda. Ipong mo na lahat. In Jesus' name we pray. Amen.